Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon dahil tayo po ay muling nagkasama-sama sa ating weekday simbahay. I am glad to serve you with the Word of God. Maraming salamat po sa inyo pong kooperasyon, sa inyo pong pakikiisa sa mga gawain po natin. Ito ay para sa kapurihan at sa kadakilaan ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong walang sawang pagsusuporta sa mga pagtitipon-tipon po natin. Malaking inspirasyon po yun sa inyo pong mga simbahay leaders. At syempre po, sa leadership po ng simbahang ito, ito po ay isang malaking encouragement po sa amin na ang inyong presensya po ay nagsisilbing kalakasan din po namin. Ngayong umaga, naisip pong pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. Naisip po munang magbasa ng mga talata sa Biblia sa aklat ng Lucas, Kabanatang 8, talatang 26 hanggang 39. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, dumaong sila sa lupain ng mga Herisano, katapat ng Galilea, sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking tagaroon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kwebang libingan ito namamalagi. Nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ganun nga ang sinabi nito sapagkat inutosan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masasamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan ng ang pat kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga iyon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na puok. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Nagmamakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Samantala, may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pahintulutan naman sila ni Jesus. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo. Kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Herisano na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay sila sa bangka at umalis sa puok na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Puri ng Panginoon sa mga talatang aking binasa in Luke chapter 8, 26 to 39. Sabihin mo nga sa katabi mo, importante ka sa Diyos. Okay? Sobra kang mahalaga sa ating Panginoon. Bawat isa, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang kalagayan mo sa buhay, kahit ano pa yung background mo, pagkatao mo, status mo, o kahit ano pang pinanggalingan at nakaraan mo, importante ka sa Diyos. You are very precious to God. Niyaya ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Tawid tayo sa kabilang ibayo. Ano ang purpose? Meron bang malaking krusadang gaganapin doon? Madami bang tao ang nag-aantay doon? Ano ang importanteng gagawin ng Panginoon doon sa pagyayaya niya sa kanyang mga disipulo? Marahil ito ang mga tanong na
naglalaro sa isip ng mga kasama niya. Sumuong pa sila sa panganib ng malaking unos sa gitna ng laot. Nalagay sila sa sitwasyon na maaring magpalubog ng bangka nila. Pero nagpatuloy sila. Hindi nila kinansel at hindi sila bumalik. Hindi na postponed ang mission trip nila. Indeed, the mission trip was very urgent and important. Sino kaya ang mga personalidad na kakatagpuin ng Panginoon? May mga celebrity po ba? May mga mayayaman ba doon na nag-iintay sa kanya? Mga kilala sa lipunan o laksang tao ang sasadyain niya? Nagulat ang mga disipulo. They just found out what is inside the heart of Jesus. Nakita nila ang puso at pagmamahal ng kanilang pinuno. Nagsakripisyong pumunta sa lupain ng mga Hirisano para lang inkwentruhin ang isang tao. Para lang katagpuin ang isang taong sa tingin ng mundo ay basura at walang kwenta. Sa isang tao na walang silbi kung titignan ang kalagayan. Ang sadya ni Jesus ay ayusin at buuin ang buhay ng isang taong baliw at wala sa kanyang matinong pag-iisip. Kung ang taong iyon ay binigyan ng atensyon at pagpapahalaga, ikaw pa kaya, kapatid? Kung si Lord ay sobrang naging interesado sa taong masahol pa sa patay na aso, ikaw pa kaya ang hindi pahalagahan ng Panginoon? Dito pa lang makikita po natin at mababasa na natin ang laman ng puso ng Panginoon. Every soul is important to God. This is my topic this morning para sa ating weekday simbahay. The transforming love of the Lord. Ang nakapagbabagong pag-ibig ng Panginoon. Saan ba tayo dadalhin ng pag-ibig ng Panginoon? Ano ang maidudulot sa atin? Ano ang epekto ng transforming love ni Jesus sa atin? Ang ating mga pagbabago at magagandang patotoo ay epekto lamang ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Nag-iiba ang kwento ng buhay kapag na-inkwentro mo ang nakapagbabagong pag-ibig ng Panginoon. Iba, may kurot, may dating, may bisa. May mangyayari at mangyayari kapag ang personal na paghipon niya ay tumama sa iyo. Let's take a look sa buhay ng mamang ito na inaalihan ng masamang espiritu. Before the man encountered Jesus, the description was he was naked. Siya ay hubad. Alam mo ba na bago natin nakilala ang Panginoon ay mga hubad din tayo. Kilala ka at bistado ka ng mundo, ng kapitbahay mo, ng mga tao sa paligid mo. You were also naked sa mata ng demonyo at ng mundo. Lantad ka, kilala ka, wala kang pwedeng itago. Alam ng mundo ang sekreto mo at pagkatao mo. Nakabilad tayo sa kasalanan bago tayo natagpuan. That man was naked. Yun ang sabi po ng Bible. That man was naked. Second thing, he lived in tombs. Siya ay nabubuhay sa libingan. Di ba galing tayo doon? Nabubuhay tayo dati sa isang buhay na walang kabuhay-buhay. Patay ang pag-asa. Patay ang relasyon. Madilim ang lahat. Walang silbi ang buhay. Walang direksyon,
at walang katuturan. Gaya ng mamang yun, he lived in tombs. Nabubuhay sa isang sitwasyon, sa isang atmosphere na patay. Gaya natin. Atmosphere natin noon, ang environment natin noon, ay walang kabuhay-buhay. Patay na environment. Puro kasalanan, walang silbi, walang katuturan at walang direksyon ang buhay. Another description of the man, sabi ng Bible, he was demon-possessed. Inaalihan ng mga demonyo. Alam niyo mga kapatid, nang wala pa tayo kay Lord, pinuputakti lagi tayo ng samot-saring mga demonyo. Lumalabas sa bibig, pumapasok sa isip, nakikita ng mata, kinikimkim ng puso, puro kademonyuhan. Kaya, kung napangurus kita, may saro na dako na pangurus, nantulo na saraday na pangurus. Cross sa isip, cross sa bibig, sa puso. Kaya gusto ta magralayas ang demonyo sa isip ta, sa bibig ta, sa puso ta. Ang kaso, paka pangurus, baralik na naman gihapon. The man was enchained. He was chained hand and foot. Nakakadena ang mamang ito. Ganun din tayo. Nakagapos din tayo bago tayo maengkwentro ng ating Panginoon. Ha? Nakagapos, nakakadena, nakahigot. Ha? Nakagapos sa galit, sa puot, sa mga hinanakit, lungkot, sakit, sa mga hirap ng kalooban, sa utang, nakagapos sa bisyo, sa di pagpapatawad. We were enchained in sin. Nakagapos tayo sa kasalanan, nakakadena tayo sa mga karumihan ng buhay at marami pang iba. The Bible says that the man was kept under guard. Kahit binabantayan, wala ring magawa yung bantay. Ah, di ba ganun din tayo? Kahit anong gawin sa atin noon? Ah, wala namang magawa yung papa at mama mo kahit bantayan ka. Kahit anong kababantay sa iyo, umiiis ka po ka. Ah, gumagawa ka pa rin ng parang para makalusot ka. Hindi ka mabantayan. The more na pinipigilan ka, hindi ka nagpapapigil. The more na pinagbabawalan, naipsot man, kay naipsot gihapon, diri kita napupugulan, san mga pasaway ta, ha? San mga kaduratan, nakadulag man gihapon. May lang kun an isuruda ang ginbabantayan, yatawo ang ginbabantayan. Sabi san ama, mga bata, masiramon and isuruda ta, dako-dako na isda, na steamed fish, na may mayonnaise. Kaso may nag-abot na bisita, maumunan pinauna ninda magkaon. Sige lang padi, kay may nakahipid pa man kami na isuruda, kauna. Ginanahan magkaon ng bisita, nagbabarantay ang mga bata. Nakiditon kay kun maubusan isuruda. San ginbaliktad na, san bisita, di nakatios ang mga bata. Sabay-sabay nagsumigaw, Papa, ginbaliktad na. Sin o didi, andiri lang isuruda ang ginbabantayan. Pati kaiba mo sa balay, ginbabantayan mo. Pero wara ka mahimuan, pirmi ka nadudulagan. The man was kept under guard. Hindi siya mapigilan, hindi siya mabantayan. Walang uobra. Another thing, the man was useless. He was useless. Ganun din tayo kay Lord noon. Ha? San wala pita, nang wala pa tayo sa ating Panginoon, ang ginahatag ta pirmi problema. Kulog nin ulo. Bayadan sa kompromiso. Kagubatan nin buot. Kamunduan sa pamilya. It was all nonsense. It was all useless. Ganyan ang buhay natin dati, kagaya ng mamang iniinkwentro ni Jesus. And another thing, sabi ng Bible, he was hurting himself. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. We were all hurting. We were all broken.
Actually, yung ginagawa nating pagsuway at kasalanan, yun ang lalong nagpapahirap sa atin. Yung description ng mamang yon na kinagtrag po ni Jesus sa kabilang ibayo, eh, walang pinagkaiba sa atin nung wala pa tayo sa ating Panginoon. The man was naked. He lived in tombs. He was demon-possessed. He was chained hand and foot. He was kept under guard. He was useless and he was hurting himself. But after he encountered Jesus, ano na yung naging description o pagbabago na nakita ng mga tao after he encountered Jesus? The Bible says that he was fully clothed. Nakita ng mga tao na nakabihis na. Alam mo kapatid, ang inkwentro kay Lord ay magbibigay sa iyo ng bagong pagkatao. Bibihisan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng bagong identity. Ibang pagkatao na ang makikita sa buhay mo. Iba. The Lord will clothe you. Bibihisan ka ng Panginoon. Sabi ng Bible, he returned home. Siya ay bumalik sa kanyang tahanan. Di na doon sa libingan. Ganon din tayo kapatid, i-redirect ng Diyos ang buhay natin back in order. Hindi na ligaw kung saan saan. Bibigyan ka ng direksyon at hindi na stow away. May aayusin sa buhay mo. May reconciliation. You will return home kasi tinuruan kang magpakumbaba at humingi ng tawad. At tuturuan ka ding magpatawad. You will return home. Demons came out, sabi ng Bible. Totoo yan, kapatid. Ang inkwentro kay Jesus, nagbibigay ng payapa sa buhay, gagaan, lalaya, magiging panatag ang lahat. Now in his right mind, sabi ng Bible. Opo, nagkakaroon tayo ng tamang pananaw, tumitinong pag-iisip, na itatama natin ang ating mga pananaw sa buhay, tumitino yung ating mga isip, naayos natin ating mga plano at mga binabalak sa buhay. And the man was set free. Yun ang gagawin ng Panginoon sa atin. Anumang pagkabihag sa bisyo, pagkabihag sa anumang sumpa, unforgiveness, bitterness, etc., we will be set free by the Lord Jesus. And he testified of what God has done. Siya'y nagpatotoo sa mga tao ng ginawa ng Panginoon sa kanya. Tayo din kapatid, may mga patotoo at mga pagbabagong magaganap. At ito'y masasaksihan, maririnig ng iba, makikita ng iba. You will have a good testimony of what the Lord has done. And the man was useful. Siya ay naging, he became useful. Naging blessing, meron ng pakinabang, naging kagamit-gamit. Ganun ang gagawin ng Panginoon sa atin. We will become useful. May pakinabang sa kingdom, sa family, at sa lahat. Now, this is the question. What, ano ang maidudulot sa atin ng nakapagbabagong pag-ibig ng Panginoon? What the transforming love of the Lord will bring us? Number one, it will bring us, the transforming love of the Lord will bring us healing. Healing in your body, in your mind, in your emotion. Gumagaan ang pakiramdam, natututong magpatawad, lumalawak ang pangunawa, humahaba ang pasensya, sumasaya ang buhay, nagliliwanag ang isip, lumilinaw ang direksyon, nabubuhay ang pag-asa, bumabalik ang sigla, napapanatag ang ating isip, kumakalma ang pakiramdam, bumubuti ang katawan, naaayos ang buhay. The transforming love of Jesus will bring us healing. Second, it will bring us home. Hindi ka na feeling alibugha. Hindi ka na feeling lagalag at may sariling mundo. Hindi ka na ligaw o nangangapa sa acceptance ng mundo, acceptance ng mga barkada mo.
you return home. Natututo kang magpakumbaba, humingi ng tawad, tumanggap ng pagkakamali at magbalik muli sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Reconciliation and redirection happens when the transforming love of God hits us. Mayroong reconciliation and redirection ng buhay. It will bring light to your home. And you will bring light to your home. You will bring testimony back home. First witness of your change is home, your family. Matututo kang bumalik sa iyong tahanan. Hindi ka na stow away, hindi ka na lagalag o layas. You will return home. Kadumdumang ko ang istorya ginpadaran ni Tata Tura, kanturong ang mga kuting sa harayo na lugar para ilagalag. Gabiho na diri pa nag-uuli si Turong. Taod-taod, katot nga na ning gabi, bigla nag-abot si Turong. Sabi ni Tata Tura, ano nangyari sa imo Turong kay niyang kalang nag-uuli? Sabi ni Turong, badaw, kundi dahil sa kusmag, kundi rin ko sinundan, diri ako nakauli. Pero alam mo kapatid, sundan mo ang Panginoon. Ha? Sundan mo si Lord. It will bring you home. It will bring you home. Pag sinundan natin ang Panginoon, nako, ibang klase pag ininkwento tayo ni Jesus. It will bring us to our home. It will bring healing. It will bring us home. The transforming love of Jesus, number three, will bring us to His house. It will bring us to God's house. Sabi ng kanta, ang makilala ka, paglingkuran, laman ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. The transforming love of Jesus will basically bring us to His house. Nung maengkwentro mo ang Panginoon, you were born into your second family. Your first family is your home, your physical family. And your physical family will only last for 70, 80, or 90 years. And your second family is your spiritual family, which is your church. The church is your spiritual family, and it will last to eternity. Kaya nung makilala mo ang Panginoon, natagpuan mo rin ang sarili mo sa bahay ng Panginoon. Di nyo ba napansin? Nang makilala mo ang Panginoon, natagpuan mo ang sarili mo, nandito sa church. Umaatin ka ng simbahay. Umaatin ka ng celebration. Why? Because the love of Jesus will bring you into His house. Kaya nang matagpuan natin ang ating Panginoon, natagpuan din natin ang ating mga sarili sa bahay ng Panginoon. Dumadalo na tayo sa mga celebration tuwing Sabado, Linggo dito sa church. Indi-enjoy natin ang fellowship ng mga kapatiran, mga kasama natin sa church. You love to attend Simbahay Life Group every weekday. Cell group. Because the love of Jesus will bring us to His house. Ang pang-apat, the love of God will bring us to His harvest. It will bring us to His harvest. Ipinamalita ng lalaki ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Marami ang naniwala at sumampalataya. Alam mo, dapat nagkikwento ka. Ibida mo si Jesus sa iba. Ibida mo sa mga kabarangay mo. Ibida mo, ikwento mo ang Panginoon sa mga kaklase mo, kabarkada mo, sa teacher mo, sa estudyante mo, sa opisina mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa mga kaibigan mo. Ikwento mo. The love of Jesus should bring us to harvest. Testify God's goodness to you upang yung mga taong pagkikwentuhan mo, sila din ay manalig at magtiwala kay Kristo. At sila din ay madala natin sa paglilingkod natin kay Kristo. So
So, the love of God will bring us, should bring us to His harvest. And number five, it will bring us to holiness. Pagbabalik loob at pagbabago. Hayaan mo makita ng mundo at masaksihan nila ang bagong ikaw. Ibang-iba na, hindi na gaya ng dati. Hindi na ikaw yung dating durat, malandi, flirt. Hindi na ikaw yung dating sugalero, manginginom, bulakbol, palasagot sa magulang, rebelde. Hindi ka na yung dating walang direksyon ng buhay, troublemaker, pasaway, matigas ang ulo. Ibang-iba na, hindi na gaya ng dati. Hindi na ikaw yung dating nagtatempiso sa kasalanan. Alam mo, at totoo kang nagbago. There is already a strong conviction. You know you belong to God. You are His. You are called and you are set apart. If any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. It will bring us to holiness. Makikita ang testimony, ang pagbabago sa ating buhay, sa ating pananalita, pag-iisip at pag-uugali, sa ating mga kilos. Behave ka na ngayon. Behave ka na ngayon. And ultimately, the transforming love of Jesus will bring us to heaven. Hindi ka lang sa simbahan dadalhin na nakapagbabagong pag-ibig ng Diyos, dadalhin ka rin ito hanggang sa langit. Sabi ng Panginoon, that where am I, there ye may be also. Okay? Grabe, napakaganda ng magagawa ng nakapagbabagong pag-ibig ng Diyos. Nangyari doon sa baliw, inaalihan ng masamang espiritu, wala nang silbi nung makita ng Panginoon. Pero grabe yung transformation, grabe yung pagbabagong naganap after that man encountered the Lord Jesus. The transforming love of Jesus will bring us healing. It will bring us home. It will bring us to His house. It will bring us to harvest. It will bring us to holiness. And it will bring us to heaven. Sa ating group sharing ngayon, pag-usapan natin, anong healing ang alam mong ginawa ng Diyos sa buhay mo maliban sa iyong kalusugan? Anong healing? Healing of relationship between your... Sino? Ano yung mga healing na nangyari sa buhay mo? Sa personal mo na buhay? Pangalawa, sa paanong paraan mo pinahahalagahan ang physical family mo? Sa paanong paraan mo pinadadama ang pagmamahal mo sa kanila? Yung physical family mo. Sa parents mo, sa mama mo, sa papa mo, sa mga anak mo. Okay? Sa mga kapatid mo. Pangatlo, how did you find being in LGM Church family? Anong karanasan, anong ang mga naging karanasan mo sa church na ito? Sa paanong paraan ka lumalago sa church family mo? Lumalago ka ba sa church na ito? How did you find being in our church? Being here in LGM family? Pangapat, sino ang mga taong i-reach out mo para sa Diyos? Anong strategy ang gagawin mo? Kailan mo sila aakayin? Panglima, anong mga bagong bagay ang nakikita mo sa buhay mo? Ano yung mga new things, mga bagong bagay na nakikita mo sa buhay mo ngayon? At panganim, kung tatanungin ka ng Diyos, bakit Kanya papapasukin sa langit? Anong isasagot mo? Pagpalain tayo ng Panginoon, God bless everyone.